best way para matalo ang ONIC o sadyang kailangan maging malakas kayo? Pakilala ko muna, yeah. Paring Shin ng IDNS. Mga kaibigan. Easy. Ang gagamit ng Angela dito, di ko na makita, pero Esmeralda. Si Minz, si Mink. Oh, binabalagbag kagad, yeah, pare. Sugod sila. This could be a first blood by ONIC once again. May ganti dyan. Yung mga taga ONIC Esports, it will be 3 yan. Getting destroyed. May palag, may palag, may palag, ladies and gentlemen. 1-1. Going back, Hooligan. As the Grock, Framesy. As the Granger, Hack. As the Tam. Meanwhile, on the right side, I am ONIC Esports Squad. At the main chair for the Leomore. Drian here onto the show, Sasa. For this carry, Udil on the Selena and Psycho for the D. Grabe talaga yung early aggression, eh, no, man? Especially with the Grabe. D. Oh, muntikan pa si paring Psycho. Ami, Hack. Okay, right lagi now. Lagi na lang. Lagi na lang si Psycho, pre. Lagi na lang last minute flicker. Ang muntikan. Oo. Oo. Oh. Siya lagi eh, no? Parang tag mo yung tropa mong laging ano, muntikan. Laging buzzer beater. Laging muntikan. Muntikan bumagsak. Muntikan mali. Muntikan mali. Muntikan masisante. Yung mga ganun. Sinasay ko ka lang pala. Sinasay ko ka lang pala. Pero men, mukhang dito papasok yung sinabi ni paring Doggy at sinabi ni paring Panda kanina, yep. Na early game aggression is the best way to fight ONIC right now. Na mukhang nagiging natututo actually ang IDNS kasi lumalaban talaga sila. Angela is one of the best heroes na pwedeng pumalag in terms of ano, in terms of normalan sa early game. Ah, yeah, yeah. So, of course. Kasi grabe yung trade win ng Angela dito. May heal siya. Because of the love waves of the heal. Kaya naman yung auto-attacks niya, alam mo yun, parang kumakapit, nilalanggam yung kalaban. Pero wow! Yun lang, na-chingas ka agad ni Antimage dito ang aring Granger. And of course, Granger or Framesy rather. Again, no, naisa na naman ni Ante Midge, ha? Framesy here, underestimating the passive of this Leomord. And of course, ayan, 1-3 sa ating sitwasyon ngayon. It's not as one-sided as the early game, but you can actually see that it is characterized of early team fights pa rin. And early aggression delivered by these two teams. Ganyan, MC Mickey na kasama yung Angela ngayon. Marami at naman, inipit pa ng Grock Wall dito. IDNS na nagpakita, 3-4-3 ang ating natin ang score after bagging in two members of ONIC Esports. ONIC Esports, gusto pa rin nila ilaban. The title here secured pa rin ni Udil. Okay. God, mga kaibigan. Okay, ano na ba nag-rap question? 3-5. Naku po. 4-5 actually. Nanalo yung IDNS. Nakakuha yung dalawa. Tapos nag-turtle sila. Pero Udil here, with a massive play, was able to steal the turtle. Grabe naman yun. Nawala lang ako. Nawaba na kagad. Eto, may pana pa. Framesy dito, ladies and gentlemen. Second skill coming from Azzy. Mukhang wala matatali dito. There's the arrow. Pero yun yung first time. Grabe. Sabay sliko. Grabe si Drian dito. Bago pa ma-pull, nag-flicker na. Oh, grabe. Umagresibo dito. Ito ang bata may nagalit. Umatumaba! Tatlong sekundo! Blind na blind! Ay, blinders! Pero okay lang, men. 3 seconds! Walang mali siya, ladies and gentlemen. Oo, nawala ng vision kasi yung Selena doon. Pero either way, hindi na mahalaga yun. Grabe. Grabe yung reflexes. Grabe. 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 Grabe to. Hindi ko alam, men, itong ONIC Esports. Men, tsaka si Drian dito, nakita mo yun? Simula pa lang yan, ha? Nakita mo yung ginawa ni Drian ganina, men. Oh. Di ba si, ano, si Psycho, nilagay niya yung reverse time. Oo. Oh. Bago pa mahila, nag-flicker na si Drian, nauna pa siya sa first. Oh, diba? Ganun tsaka advance, Kuya Shin. Ano ba yun? Grabe yung cut na ginagawa din dito. The cut? Drian, ang aga. Na Indonesian ka. Bata pa lang, kumakat na Indonesian, no? Nakat na, ladies and gentlemen. 4 minutes in, may palag naman dito ang IDNS. Sasa, oh, the Grock Block. Ay, uli yung Quago, yung Quick-Quick. Ay, naku, may flicker out yung Quick-Quick. Kakabilim, ang galing ng ONIC. Yun lang masasabi natin. Yung kata Angela here, of course, putting up the heart guard. Papunta dito sa aring Grock dyan. Tapos MC Meek, harap naman si Auntie Mage. Grabe, pinasarap lang ni Psycho. Si Psycho talaga yun, laging aging. Oo, oh, man. Forever, man. Sabi niya, oh, hindi mo matitikman ang kwek-kwek. Nagpanggap ba siyang na-trap dun sa wall, eh? No? Oo. Nag-flicker na lang, diba? Nag-flicker out. Nag-flicker naman pala. Biruin mo, ha? Kwago siya. Napakaliit niyang kwago, pero nakalipad siya ng ganun kabilis. Ay, oh, may ganun talaga. Pwede pala yun. Oo, oh, nakakita na ako ng manok na, ano, man. Lumilipad ng mabilis, oh, Kuya Shin. Tapos vertical. Oo. Oh. Pag tinihom mo ang helicopter, paangat, eh. Yun na nga. Ngayon, pagong ang kasama ng IDNS. Nakuha nila dito, Drian. Yeah. Gusto niyang i-take to. Ladies and gentlemen, sumusyon po, Jumijit Kundo, kung ano man tawag nyo. 4-7, lamang pa rin ang ONIC dahil tignan nyo ang minimap na split
ng Leomord at ng Kari. Ansasa. Lamang na lamang. Yung galaw ng ONIC dito parang anzan. Oo, may iniwan ka lang sa ONIC, meron ka agad din. Alam mo yun, parang may punta ka lang sa isang sinang ONIC, meron din ikakapitalize yung iba nilang mga membro. Mega kill na. Wow. 5-minute mark at merong tower dive pang ginawa dito si Ante Mage. A few hits there. Landed on top of the Wow, look at the discipline right now. Okay, papasok si Paring Hack dito. There's going to be the time journey coming up from Psycho. Bumili pa ng golden trap yung Kari. And there is the same as arrow. Grabe. The last hit. Parang ganyan ako mag-Selena, man. Parang hindi naman, man. Ay, di ba? Okay. So we got the game here, ladies and gentlemen. And is this too much? Ang lakas. Grabe. Oric 10-4 para sa laro natin. And the precision of skills. Yes. Spells. And look at the discipline of Anti-Mage. Immediately after that clash, punta sa baba. Ako, may bigger pa pala. Baka mabuhay pa yan, ha? Baka lang. Chillax, chillax. So, ito. Ito, Top step lang, bibig lang yan. Oh, chillax lang yan. Oh, diba? Grabe naman, men. Kalahati ang kalamangan ng ONIC. Pero this is very different, Kuishin. At least IDNS, medyo nakakahabol sila ng bahagya. Kasi pumapalag sila eh. Yeah, of course. Naiiwasan dito yung talagang snowball. Medyo bawas-bawas. Yeah, it's not totally one-sided compared to ONIC Esports. Pero alam mo, pre, alam mo makulit dito, parang Majid, this is a totally different composition. Oo. Kumpara nung game 1 composition ng ONIC. Yes, my Chow. Oo. Pero I think this is a very different approach ng ONIC. Kasi normally yung ONIC, nag-ano lang sila, standard lanes. Ngayon, mas aggressive talaga sila. Yes. Even comes to a point na around level 4 minute, rather 4-minute mark. Oo. At pa 5 man na nga kaagad sila. Grabe, no, gera agad. Alam nila din kasi yung capability nila. Alam nila yung power ng skills nila. Kung if I'm not mistaken, sila ang nagmamat yung skills nila, Kuya Shin. Ay, oh, man. Alam nila kung ilang damage ang mailalagay nila sa isang kalaban. Seriously, incoherence with time pa. Oo, incoherence with time. As in, kasabay kung sige, paano magle-level up. Udil here, flickering out. This may be the shutdown on the main tier ng ONIC Esports. There you go. But man, the strikes coming out from Sasa. Yeah. Those shurikens, bro. Yeah. 6-10, Paring Shin. And remember ka, na yung mapa rin dito ay na-unlock ng ONIC Esports, di ba? Yan, napatay yes. nga si Odil. Oh! Pero hindi lang mga bata ang usapan sa Mobile Legends. Paring Shin, nakita namin ginawa ng ONIC doon. Oh. Nag-fake back. Akala ng IDNS, nag-back yung tatlo muntik pang mayari. Si Esmeralda, si Mizzy Mink. Okay. Wow! Let's see. Here, that is actually a 1v2. A classic anti-mage situation. Here comes the backup. Goes for Drian. Normally, nagpa-Phantom Steve yung Leomord sa huli-hulihan. Pero ito sa simula pa kaagad dyan. Drian here, trap. There's the Grock Block. There's the Grock Block, mga kaibigan. Alright. Medyo, that's good actually para sa mga taga-DNS. Ang plano ng ONIC Esports dito is actually drag out the fight para makabackup sila Udil. Yes. Pero hindi na nakarating agad. Bukod sa backup ni na Udil, actually to create space for Sasa in the top lane to get the crab coin, to get all those XP, and of course, push out the tower and control the minion equilibrium. 7-11, very convenient para sa ONIC, Kuya Shin. Sino ang makakapigil sa ONIC Esports? Internet lang. Pili ko internet talaga. Most likely internet natin talaga. Pero either way, as in sa team si parang ang hirap no, ibang caliber pa rin talaga. Pero may talaga nila yung wawa. Siguro pwede pa tayo magtanong magtaka. Pero ngayon, hindi dito biro that they're showing up against IDNS. We just want to say na hindi po kami nagiging bias ngayon sa ONIC. Talagang binubugbog ngayon ang IDNS. Ginagawa ng IDNS lahat nang makakaya nila. They can still make a comeback. Oo, kaya pa to. The idea is, I would suggest, the idea here is to start maybe a fight wherein Flamesy is able to deliver big AoE damage na habang binabantayan yung Angela. Again, yung Angela, may lason yan eh. May lason yan. Hindi ka mag-jibate yan eh. Oo. A 1v1 turns out to be a 1v2 pero tapos na tayo sa mga 1v1 situation apart from oras ngayon eh. Or, IDNS, kailangan sila yung magdikta ng laban. Hindi pwedeng ONIC yung magsisimula. Parang ganoon eh, gulatin mo sila. Ito, parang ito. Ganyan, pwede yan. Ito. Pwede talaga yan. Ito, si Sasa. Sasa bunutan. Okay, Gucci. That's good. Pero menting na mo yung bawi sa baba. Oh, yun din. Wow! Ayun din guys, so we can imagine the scenarios. When we are imagining the scenarios na merong kills na makukuha yung ONIC dito, hindi lang yun, pati rin yung objective. Ang nangyari ngayon sa ONIC, the bigger map that they have, is kaya pa rin nilang mag-distribute ng magandang forces sa different sides, and this one was allocated doon sa may bottom lane side. Okay. And nice escape there. Will they re-engage? There's an arrow. Oh, that's out, Kuya Shinbo. There's a 3-second arrow coming out from Udil. He will dash out. Napatay pa rin, man. But still,
Grabe, nakuha niya pa yung hit sa bibili ng item. Udin and Company, they want this. They are chasing Mizzy Mink. Mizzy Mink, nako na pabalik. Here comes the Phantom MC Speed Blast, the stomp. Oh, yeah. Mizzy Mink falling low. And there you go. The Selena has slain the Esmeralda. The Missile Trap Poison. Nandito pa rin mga ang person. Then ang anti-mage ng team ONIC Esports. And now, the whole team would have a nice position to also take itong Lord. 8-13, man. Very delicate moves para kay Hooligan. Naku, ginamit niya ata yung ult niya. Maraming hindi pa kilala ang ONIC din dito ngayon. Nagugulat kung gaano ba talaga sila kalakas. Correct. Ben, sa sobrang hindi mo kilala yung ONIC, kapag binaliktad mo yung ONIC, sabi doon, sino? 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 Galing, men. Galing, men. Oy, butigan pa malasin. Sino ba sila, no? Sino ba sila? And they're stunning the Lord. And actually, it was taken on. Nakuha, no? Successfully. Hindi, nung ano, nung Selena, ni Udil. Ah, nakuha ni Selena. Si Lido. So, ayan na. Si Ludi. Si Ludi. Si Ludi. Si Ludi. yun ang meaning talaga ng Udil. Si Ludi na binaliktad. Oo. Pwede 8-14 para sa laro natin. And that is an 8,000 or a 7,000 gold lead here for the hands of ONIC Esports. The Lord is already knocking in. And we're not so sure. Like, you just use the wall crack to stop this. MC Mick, the problem here is the Esmeralda main front line. Wow. Squashy na rin. Squishy na rin. Katulad din ng traps dito. Tingnan mo naman yung arrow. Wala pang bite yon. Talagang ano lang yon, abyssal arrow trap combination. At lahat yard mula dito sa IDNS. Okay, pressure na pressure ang I do not sleep, paring Shinbu. At mind you. Oh my God, Sasa. Ang sakit si Sasa. Sinasalo niya na lang yung site, no? Oh man. Ni Hawk. Minion wave na lang. Nice psycho there as well. Kasi alam mo yun, nag-push yung Lord dun sa may bandang gitna. They were able to actually enter the minion wave dun sa may bandang baba. Ngayon, nakikita nyo na kung gano'ng ka-precise dito ang mga tagmay-membro ng ONIC Esports. Okay. Parang sakay Sasa na nakatakas pa. Okay, man. Yung iba. Anti-mage, one-on-one. Sa apat na kapwede na kailangan dahil ONIC Esports. No. Wow! At hindi aatras si Sasa dito. ML na ML talaga would just go for the push to the bottom lane side and a big chunk of minion wave is also available sa top lane side habang nakatambay ang apat. Sugod kaagad dito si MC Mink. Re-engage si Sasa. Hoy, nakulong! Nakulong si Drian! Nakulong! Psycho lang yan, psycho. Psycho, psycho. Marunong din tumalun yan eh. Oh. Luksong bahay yan eh. Luksong bahay. Di ba tumalun pa pabalik? Akit bahay. Pumasok pa. Pumasok pa. Tag mo tropa mong akit bahay, ladies and gentlemen. Oh my God. Paring Drian. Well, wow. It's very hard to imagine. Kasi ano yung skill level talaga yung napapansin ko na dito? Oo nga, in terms of lineup may palagi. Pero parang rotation-wise lamang talaga itong eh. Saka yung arrow ni Udil. Yung arrow ni Udil, wala, ito na yata yung may pinakamaraming tumama. Pag hindi tumama, tsaba. Eh, glove. Tsaka yung arrow niya, kahit hindi tumama, scouting arrow pa din. Yeah, of course. Well, hirap nito, no? And yeah, it's really hard. I'm not. Well, they could just go for the wave clear. Just go for the wave clear. Right now, the situation for IDNS is to play not really to win, but at least play not to lose. Iba kasi yung playstyle na ni na gusto mo manalo sa playstyle na huwag ka lang matalo. Huwag ka lang gumawa ng mali. Okay, pero nako, Phantom Steed, para naman dito sa ating new mode, there is the Death Sonata, there is the Mega Kill also. Yeah. For Mr. Odile, di na nga natin masyado nakikita. Abyssal. Naka-apocalypse queen na rin yata dito si Anti-Mage. Kaya naman ang daling talaga ipangharap. There is also the Ring of Nature available for the carry here. I actually think na medyo, well, na-updian naman yung carry. Kumbaga, especially with the damage coming in from the Granger. Pero either way, she can also just go ham onto the damage just because of the lead that they have right now. Tiyan mo, hindi nagpasindak kay Hooligan. Wow. Si Hooligan pa yung naparusahan. Grabe si Sasa dito. Oh my God, Sasa. Oh, sakit ni Sasa, men. Ako, Sasa. Anti-Mage, tingnan mo, walang buhay. Nag-ultimate din ka agad. Oh my G. Huwag ka nang umasa. Kapag kalaban mo si Sasa. Ay, naku po. There's also Odile. Now, Sasa focusing under the Nexus. Not wasting any time. There's Psycho. For the time journey to protect his teammates. Only one artillery minion and the final minion wave to close out this game. Dead timers, around 14 seconds para sa pinakamababa dito ng IDNS. Hack there, tries to live steal. Counter at Inferno activated at tinawag na si Barbell. And you can see that the Mega is unlocked against Sasa. Na-wave clear. Eto na. I think that it's clear to say, yeah. ONIC will take game number 2. Sino ang ONIC? Pag binaliktad mo, sila din yun eh. Oo. Wow. The team that is expected to take the championship.